Hi guys! So for today's video is gagawa po ako ng Pinoy style lasagna kasi nga is may sakit ang aking mother-in-law at nagre-request daw nito dahil wala daw siyang ganang kumain. So gagawa natin siya. So very simple lang po ito, ang Pinoy style ng lasagna. So first po is gumawa po tayo ng ating red sauce. So sa ating pan is maglagay lang po tayo dyan ng oil, painitin lang natin. And then pag mainit na is mag-isa na po tayo ng ating bawang at saka ng ating sibuyas. So gisa-gisahin lang po natin yan ng mabuti, ayan. So hanggang sa talagang umamoy na siya, bumango. And then after ilang minutes at pag okay na is pwede na po natin ilagay yung ating pork giniling. So pwede po tayong gumamit ng chicken giniling or beef giniling, depende na lang po kung ano yung gusto mong ilagay dyan sa ating red sauce. So ginisa-gisa ko lang po yan dyan ng maigi. At saka konti lang din po ito dahil konti lang din naman yung aking lulutuin. And then tinakpan ko po siya para maging ganyan na yung kanyang kulay. And then after ilang minutes ay pwede na po natin siyang timplahan ng ating mga pampalasa. So mga basic na pampalasa lang po. Naglagay lang po ako dyan ng salt, pepper, konting chicken powder, at saka ginisa mix, konting ginisa mix. And then wag natin kakalimutan yung ating paprika para mas ma-enhance po yung lasa nitong ating giniling. And then naglagay din pala ako ng maraming black pepper dyan. So yung salt po talagang konti lang. Wag niyong masyadong damihan ha? Kasi may cheese tayo na ilalagay para wag naman umalat yung ating lasagna. So ayan, mix and then takpan po natin ng ilang minutes. And then after niyan, ganyan na yung kanyang magiging itsura. Ayan, so siguraduhin lang talaga natin na lutong-luto na yung ating karne. So after nga yan guys, is pwede na natin ilagay yung ating tomato sauce. So gumamit lang po ako dito ng tomato sauce na ginagamit din natin sa ating mga spaghetti. So yung creamy sauce yata ito, ayan. So syempre dahil Pinoy tayo, lagyan natin ng konting water yung pack and then ilagay na din natin dito sa ating sauce, ayan. So kailangan lang natin gawin is pakuluin natin ito ng mabuti, ayan. Takpan natin ng ilang minutes and then pag kumulo na siya, italagang halu-haluin lang natin siya ng mabuti para talagang makombine siya dun sa ating karne. Pag kumulo na siya ng maigi guys, is of course kailangan natin siyang tikman just to make sure na tama na yung lasa ng ating tomato sauce at siguraduhin po natin na talagang hindi siya maalat kasi papangit yun. And after nyan, okay na po yan. So yung next natin gagawin is gagawin naman po natin yung ating white sauce. So lasagna to, so kailangan natin ng red and white sauce. At dito naman sa ating white sauce ay kailangan po natin magtunaw ng butter and then nag-add po ako dyan ng 1 tablespoon ng all-purpose flour. So kailangan lang po natin yung imekos-mekos hanggang sa matunaw dyan sa ating butter. And then naglagay po ako dyan ng around 800 ml na fresh milk. Ayan, so kinumbayin ko lang yan and then tatakpan at hintayin natin na kumulo. And after ilang minutes nga guys, is kumulo na siya. So nag-add din ako dyan ng 2 pack ng cream. Ayan, so kahit anong cream ay pwede natin gamitin. Ayan, so kailangan lang natin siyang imekos-mekos dyan ng maigi. And then lagyan natin ng mga pampalasa. So yung nilagay ko po dito is garlic powder, onion powder, white pepper, at saka konting ginisa mix. And then naglagay lang din po ako dyan ng konting-konting salt. Ayan, and then takpan natin. Ayan, and then after ilang minutes guys, naglagay pala ako dyan ng mga cheese na ginayat-gayat na maliliit na cheese. So hindi ko lang na video kasi hindi ko na on yung video nung kinukunan ko siya. Ayan, so kailangan lang natin itong imekos-mekos at hintayin na matunaw yung mga cheese na nilagay ko. So ordinaryong cheese lang. So hintayin natin na matunaw and then palaputin natin siya ng bahagya. And then after nyan is okay na yung ating white sauce. So after nga nyan guys is assemble na tayo ng ating lasagna. So yung pasta is pinakuluan ko na siya kanina. So al dente lang yan. So ayan yung ating white sauce. Ayan, masarap na white sauce. And then yung ating red sauce. And of course itong cheese. So ordinaryong cheese lang po ito. Regular cheese and cheddar cheese pinagsama ko lang. And then ito lang po yung lalagyan na gagamitin ko since kailangan ko po itong i-travel at dadalhin ko po ito doon sa bahay ng aking in-laws. Ayan, so napakasimple lang naman po ng pag-plate or pag-assemble nitong lasagna. So nagamit lang, maglagay lang po tayo ng red sauce para sa first natin na layer. And then ayan, kailangan po natin ng scissor kasi ikakat natin yung ating pasta according sa size ng ating container. So kahit anong container is pwede natin gamitin. Ayan, and then naglagay ulit ako dyan ng red sauce. Hindi kailangan guys na talagang punong-puno or madaming-madaming sauce kasi nga ilang layers to. So yung lahat ng sauce is ma-accumulate lang yan lahat. Ayan. At kaya nga napaka-importante din na hindi maalat yung ating mga sauces kasi nga maglalagay pa tayo ng mga cheese. So every layer may cheese yan. So pag nasobrahan talaga nga alat siya. Ayan, so maglagay lang tayo dyan ng konting cheese. So regular cheese lang po itong ginamit ko kasi walang mozzarella nung pumunta ako sa market. Ayan. So after ng ating pag-layer-layer guys, ganyan na yung kanyang magiging itsura. Kasi iulit-ulitin lang naman natin yun. Red sauce, white sauce, and then cheese, then yung pasta. And then ilagay lang po natin yan sa oven. Around 200 degrees, mga 15 to 20 minutes. I-check-check nyo na lang hanggang sa matunaw lahat po ng ating cheese. At yan na po yung kanyang magiging kakalabasan. Ayan, so masarap na masarap talaga to guys. Filipino style lang talaga siya. Ang dami ko nang na-China recipe pero iba pa rin talaga yung timplang Pinoy lang. Simple pero masarap. Tingnan nyo naman yung sauce. Ayan, so sauce pa lang talaga nakakatakam na. So dadalhin ko yung iba nito sa aking in-laws kasi nga naghahanap daw sila nito. Gusto nilang kumain nito ulit. So yun lang guys. Thank you so much for watching. If you have time, try it to believe it. Talagang masarap lang yung ganito kasimple yung Pinoy style na lasagna. Thank you for watching. Have a great day. Bye-bye.